I cannot authenticate it really kasi I process LMIAs all the time and I know how it looks like. Maraming sablay po dun sa formatting, parang nagka-watak-watak yung formatting niya, parang pinut together lang. Pero I cannot confirm that kasi hindi naman po ako nakatanggap ng dokumento. Yeah. Pag kayo po ay inofera ng LMIA, the first thing that you're going to ask the recruiter is, hindi, pwede ko bang kausapin ng employer? A representative of the employer. You must, it's important so that you can see the authenticity. Hello, kumusta mga kapades, mga friends and followers dyan out there, no? Kumusta kayo? So welcome to Kuya Wilson Buhay Canada Bapa page. Guys, today's vlog, pag-usapan natin yung continuation nyo, yung part 2 sa ating conversation with the owner of the R3 Canada Immigration Consulting and Paralegal Services na si Ma'am Maria Garcia Bungaling. Guys, today's vlog, very interesting for me. It's a very interesting, kaya panoorin nyo. Taposin nyo yung video, guys, kasi I gathered some comments and personal messages, guys, sa mga katanungan nyo. At I brought it up, no, to I ask her about some questions, no, na sagutin niya ngayon today, especially sa immigration and employment. So, today's vlog, pag-usapan natin yung pathway ng caregiver at saka yung nanny. Paano mo siya i-check yung LMIA, whether it's fake, legit, or yung authenticity ng kanyang LMIA, paano mo siya malaman na fake o hindi? At paano ka mag-report? Paano ka mag-report kung sakali ay duda ka sa immigration consultant na nagpakilala sa'yo or nag-hire sa'yo? So, pwede siyang i-check, guys. So, today's vlog, panoorin nyo ito kay napaka-importante talaga ang vlog na to, guys. Mga kapades, kausapin natin ulit si Ma Maria Garcia Bungaling. So, anong assurance na ma-PR pag makapunta na dito as temporary worker? Actually, there is no assurance. Pero ako kasi, I'm only going to respond personally, ha? No. When I get, an employer who wants to hire a temporary foreign worker for a particular position, tinatanong ko muna yung employer how niya na-determine na qualified itong taong to. And that's when I come as an immigration consultant, not as an employment agency, okay? Because employers come to me and ask, hey, I want to hire this guy. Mm-mm. Is he qualified? And then, show me the resume. And then I would look at the resume. And doon ko nakikita na, okay, parang nakikita ko yung education, nakikita ko yung work experience, nakikita ko lahat dyan. And then sabi ko, well, it looks like that person is qualified. Pero pakisabi doon, pag nakikita ko na parang sablay to sa PR, pero pwede sa temporary foreign worker, I do tell whatever I see. I don't keep it a secret. I do not like, kolektahin ko muna itong perang, to susunod ko nila sa bini, hindi siya pwedeng mag-apply. No, I really tell the person, okay, I think pwede ka, but in the long run, kung ang long-term goal mo ay maging permanent resident, sablay ka sa education mo, minsan ginaganong ko, or you gotta get IELTS test or English test para malaman natin kung gano'n. Nobody can guarantee that you will become a permanent resident of Canada. Okay? Mm. Nobody can guarantee that to you. And anyone who says that, dahil kami pong mga consultants, we're not even allowed to sit right next to an immigration officer in a party. Kasi we cannot be associated with anyone inside immigration. We can communicate with them related to a file. We can talk to them on the phone. Pero wala kaming connection sa loob. Kasi ang misconceptions kasi, pag nakapunta na dito ng Canada, once na work na as a, hired na as temporary foreign workers, dire-diretso na yan for permanent residence. So, mayroon pala siyang mga ano pa di dyan. Well, fortunately, there are so many programs right now and Canada keeps on growing. Mm-hmm. Maganda po sa Canada, it's learning. It does research every year. Ito short tayo sa mga taong ganito. So, it does change. The immigration program po, I change it. Kahit po ako, I'm having hard time catching up. Lagi kong ini-educate ang sarili ko. Kasi may bagong program na lalabas. So, I'm not saying na pag nandito ka, foreign worker, dire-diretso ka.
Pero you'll never know. Baka if right now pumunta ka, wala ka pang chance, baka next month or the next week, pwede ka na pala. I mean, just an example, just 2 days ago, right? I assessed somebody in Ontario and I said, Neng, hindi ka pa qualified kasi low-skilled worker ka and the programs available in your province, ito, 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 ito. Unfortunately, wala ka, pero don't be sad kasi galingan mo trabaho mo, baka ma-promote ka into a supervisor and then eventually, pwede ka dahil bago open ng maraming programs sa'yo pag naging skilled worker. Pag na-promote ba supervisor or manager, may chance it opens a lot of other programs for you. Ah. Sample, dumating ka dito as say a food server, a food counter attendant. That's I just want to say in demand po yan ngayon dito sa Alberta, especially in the small towns. Mm-mm. But that doesn't mean na may program agad na makaka-apply ka for permanent residence. Mm. Okay? It could be the nomination, baka or baka masarahan ka din kasi low-skilled worker ka. Mm-hmm. But once you become, say, a supervisor or a manager, na-promote ka, kumuha ka ulit ng limiat, ngayon this time, promoted ka na, bisor ka na, or manager. A lot of programs will open for you, one of which will be express entry. Mm-hmm. So, hindi totoo na kailangan mo lang mag-work ng Canada ng 1 year, pwede ka na mag-apply ng PR. Not in all jobs. Oh. That's true for skilled workers. Yun ang karamihang naintindihan ngayon. Well, there are certain provinces na may program for low-skilled workers na pag naka 1 year sila nagtrabaho sa province, pwede sila mag-apply sa nomination. Ah, depende sa province. So, depende rin. Pero for example, like Alberta yesterday suspended muna accepting any applications. That's a dami. Uh-huh. And one of the programs that they have are low-skilled. Meron sila mga nakalista niyan. Nakalista. So, it could be available now. Baka bukas pagkatapos po ng itong aking sinasabi, baka nagbago na naman. Mm-hmm. So, whatever I'm saying right now, kung ano po yung available ngayon. Ito yung sa Lidoc, no? Na na-explain mo na to yung sa Lidoc. Okay. Magbayad mo na ng $1,650 for processing before ipadala ang job offer and lamia. Ito yung pinakita ko nga, Robertson. Yeah. Again, kahit po siguro grade schooler, mag-iisip naman po, nasasabihan kayo, bigyan niyo muna ako ng pera para kayo nabubudol-budol na yan. Pera muna bago ko ipakita. Mm-mm. Okay, the process of hiring a temporary foreign worker po ay ganito. Okay? Magpa-process po ang employer ng LMIA if a file sa Service Canada. Hindi po yan madaling process. May mga advertisement yan. Minsan may interview pa yan. Oh. Magsasabit ang employer sa Service Canada ng financial documents and documents like business license and everything para ma-assess ng employer na yan ay legit. Bago pa po yan isyuhan ng lamia ng Service Canada. At hindi lang po yan, dinidetermine din ng Service Canada kung ang trabahong ino-offer mo doon sa worker ay legitimate. For example, ikaw po ay McDonald's, mag-hire ka ng painter. Does that make sense? Oh, yeah. Diba? Oh, that's or cook. Really valid. Alam naman natin ang McDonald's ay fast food. Why do you need a cook? Okay? Ganun po ang pag-process ng lamia dito sa Canada. Tapos, yung job offer po, contract man or the job offer letter, binibigay po yan sa worker pag papapirma. Kasabay po yung sinasubmit sa lamia application. Hindi pa po na-approve ang lamia. Binibigay na yan sa worker. May pirmahan na yan. Ay, ganun ba? Na maliban sa open LMIA. Of course. Oh, oh, oh. Okay. Pwede na legit yung job offer na yan. Pero the way the agency, the approach, parang hindi legit. Yun lang naman po akin. Kasi parang namang money down before I show you the documents. And especially since ang layo nyo po. Kung may kakilala po kayo sa Canada, relatives, friends, try to seek their help. Para malay nyo, may kakilala sila na parang i-check lang kung tunay ba tong taong ito. And then I told you can check the name of that person sa CICC. Okay, yeah. Sa College of Immigration Consultants in Canada. Yun po ang pangalan ng aming licensing office. Halimbawa, nag-apply sila sa from Philippines or outside Canada, kailangan dito ang processing. Possible ba na ipadala nila yung passport dito para lang matatakan sa visa? No. Okay, no. Kung sino man po ang isa. No, visas are issued by through now, ha? Meron ako nakitang tanong dyan, eh. Sample po, na-process na po yung work permit application nyo at na-approve po kayo for visa. Hindi po ipapadala sa Canada ang passport nyo, okay? Pag nasa Pilipinas po kayo, Saudi, wherever, sa visa application centers po yan pinapadala. An instruction of a letter will be given to you, passport request letter ang tawag dyan.
para yung letter na yon, tapos yung passport nyo, isasabit nyo sa Visa Application Center. Na siya naman magpo-forward sa visa office na Canadian Embassy ba, whatever, sa lugar na kung nasaan po kayo nakatira. Ah. Hindi po yan pinapadala po sa Canada, kaya kung meron po nagsasabi sa inyong ganyan, hindi po. Nali. Okay? Huwag ipadala ang passport, baka mawala. Hindi na nga po pwedeng magpunta sa Canadian Embassy. Okay, next question. Wala na pong ganun. Paano i-check ang authenticity ng lamia? That's a little tricky, pero Service Canada is the agency in Canada that oversees lamia application. It's Service Canada Temporary Foreign Worker Program. Meron po silang website and meron silang, I think, email, information email that you can send to just to check if this lamia number is legitimate. You can do that. Meron siyang... Oo. Yeah, they have emails, they have numbers that you can check. The best talaga po na makakapag-check ng legitimate ang lamia is Service Canada. I can't even verify because Service Canada. Hindi sasagot ang Service Canada po sa akin dahil kung hindi po akin yung lamia na yun, hindi ako rep. In fact, after may issue ang lamia, hindi na ako pwedeng makialam. Okay? But kung tanong niyo lang naman po ako, like, can you like, this person is offering me this lamia, is this legitimate? That's all that I need to know. Then I'm sure merong sasagot sa inyo dyan. So Service, okay, next question. Pwede ba makabalik sa Canada na nang hindi pa expire ang working permit, umuwi kasi ako? Oo naman, kung meron po kayong re-entry visa or electronic travel authorization. Nagtanong lang siya, umuwi, hindi siya na-mention kung umuwi, na homesick or hindi na bumalik or whatever. Okay, kasi ang workers po ng Canada ay hindi po nakakulong sa Canada. Pwede kayong umuwi anytime. Mm-hmm. Ang tanong lang po dyan, may visa ba kayo to return? Or ngayon, electronic travel authorization na para dun sa mga bago-bagong nag-a-apply. Okay? Kasi may expiration ang visa, di ba? Yes. So, work permit po ay hindi document that will be used for traveling back to Canada. Mm-hmm. No, that's just to work here. Yun ang permit nyo. Yung visa po, yan ang document na hahanapin ng airline sa inyo bago kayo makasakay. Mm-hmm. Kung valid pa yung visa nyo. Mm-hmm. Okay? So, ganun pala yun. Yes, magkakambal yan. This is regarding the fiancé visa sa meron akong afam sa Toronto from Mindanao girl. Okay. Merong fiancé visa. Ang afam daw niya gustong mag-fiancé visa, pwede ba daw isama ang dalawang anak? Okay, there is no fiancé visa po sa Canada. It's only in the US. Guys, every visitor ang isa lang po ang dito, visitor's visa. So, wala pong fiancé visa po dito. Okay, that's saan a misconception. Fiancé visa? Maybe from the US because there is a fiancé visa sa US. So far, hindi pa po yan, hindi pa ginagaya ng Canada ang US. All visitors visa fall under one visitors visa, temporary resident visa application. So you probably meant, kung kukunin ka sa visitor ng iyong fiancé to come here, pwede mong magdala ng anak. Mm-hmm. Lahat po ng tao na gustong pumunta ng Canada, pwede mag-apply for a visitor's visa. The question is, ma-approve ba? So yes, to answer your question, you can bring your two children by including them in your application as accompanying, but whether or not the government will say yes, that's another question. Pero kailangan pa rin ng invitation from her apam or what? Okay, again, that's a misconception. No? A lot of people na nag-apply ng visitor's visa for Canada thought they need an invitation from someone inside para ma-approve. Okay? Actually, most of the time, it's not necessary if you as an applicant is a strong applicant. Paano ba ang strong applicant? For example, ikaw mag-a-apply. Mm-mm. Manager ka ng malaking kumpanya sa Pilipinas. Malaki sweldo mo. May south mga anak ka doon. May mga bahay ka. Malaking account mo. Apply ka lang doon. Kahit wala kang kakilala sa kanya. Magtutur lang po ako. Bakit? May pera ako. Mm-mm. And if you are able to convince and show Canada through documentation na, may K ako. Mm-mm. You don't need a support letter from Canada. Pumapasok lang po yung support letter, for example, sa mga parents ng mga may permanent resident na anak. Dito, Canadian na anak, na magsasabi na, I'm visiting my children in Canada ng mga permanent resident. And then yung applicant na parent maybe retired na, wala na siyang financial source. Mm-hmm. Ang financial source niya yung anak niya sa Canada. Then this comes in, mga invitation letter, financial documents, blah, blah, blah. Meron ding mga nagtuturis na medyo sablay sila sa, may pera sila, may trabaho maganda, pero medyo sablay yung
yung kita. Kita, income. A friend or a relative or example, whoever can say, oh, dito ka sa bahay namin tumira, ako bahala sa pagkain mo. That can help also, that letter of support and invitation. Yeah, the visa office does ask for letters of invitation pag may sinasabi kang may bibisitahin kang family member or friend, ganun, para lang to prove na meron nga. But Canada rin naman is open to tourists, like nawala namang relatives dito who just wants to come here. Kasi ang iba kasi naghanda ng mga titulo sa bahay, yung mga lupa, mga money, at least that helps kung to show na may babalikan kang maraming assets sa Pinas. That's where the lupa, the bahay, pumapasok na importante. Halimbawa kung wala yan, and then anong option? Isa lang po masasabi ko dyan, ang pinaka-basic assessment po ng visa officer when you're applying as a visitor po sa Canada ay, ano po ba ang probability na babalik kayo ng Pinas? Mas malakas po ba yon? Or mas malaki ang probability na hindi na kayo babalik? So, dyan po yung, syempre, hindi sa, no discrimination whatever or judgment on my part, pero sample po, ang trabaho nyo lang po ay, say, cleaner ka ng isang kumpanya, maliit lang po ang sweldo nyo, gusto nyo pong mag-tourist dito sa Canada, di obvious naman pong hindi nyo kaya yung airfare at yung ano, tapos yung wala, tapos single ka pa, ganun-ganun. E di syempre, yung isipin po ng officer, ay hindi na to babalik sa Pilipinas. Ito'y magti-TNT na sa Canada, maghahanap na to ng trabaho. Kasi mahina ang trabaho niya sa Pinas. Syempre, maganda ang Canada. Ganun po, hindi ko po gine-generalize, pero yun po talaga ang isa sa mga pinaka-importanting assessment ng officer sa visitors visa. Visitors po ha, how strong is the probability that this applicant will leave Canada and return to his or her country of origin at the end of your stay.